Earth signs, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa iyo ngayong araw na ito. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais naman pong mag-avail ng ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Ray. Tignan po natin kung ano ang mensahe para sa'yo. Spirit Guide, mensahe po natin kay Earth Signs. Okay, meron tayo ditong strength, lumalaban, palaban ngayong araw na ito. Ayan po. So parang haharapin nyo talaga yung araw na ito na full of pride. Yan. Meron tayo ditong King of Cups. Alam mo kasi kung saan ka magsisimula, Earth Signs. Alam mo yung takbo ng iyong emosyon. So, pwedeng ito po ay, mastered mo na. Meron tayo ditong Temperance. Ayan, so hindi kayo nagmamadali ngayon sa mga bagay-bagay sa buhay ninyo. Alam ninyo that everything is working in your favor and everything is pinibigay sa'yo at the right time. We have 3 of Wands. Napakalawak po ng iyong kaisipan ngayon. Yung mind mo and yung goals mo. Okay, yung ambition mo. Earth signs. Napakalawak. Tignan natin. Pwede rin na meron kayong nilook forward dito. Pero marunong kayong maghintay. Yun talaga yung kagandahan. Meron tayo ditong The Chariot. We have strength, diba? Ayan, The Chariot. So, may success po dito. Nilalaban nyo talaga. Pinaglalaban po ninyo. Kasi alam ninyo na para sa inyo yung isang bagay na yun. Kaya huwag kayong susuko. King of Cups. We have The Hierophant. Sabi ko nga sa inyo, mastered nyo na ito. Earth signs. Ayan. Pero kung meron pong magbibigay sa inyo ng payo, pwede nyo rin namang i-consider yan ngayong araw na ito. So, pwedeng may atin ng church, ng magsisimba, sasamba ngayong araw na ito. Yan po. Temperance. We have the Star. So, malapit nyo na ma-reach yung goals ninyo. Very happy kayo dito. Parang sobrang saya nyo sa mga ginagawa ninyo. Earth signs. Parang, no regrets. 3 of Wands. Ayan, hindi rin kayo nagmamadali. Hindi kayo nagpapadala sa inyong hindi kayo nagpapadala sa damdamin nyo, sa bugso ng damdamin nyo. Sabi ko nga sa inyo is master nyo na yung inyong emotions. Alam nyo kung paano yan kukontrolin. So parang may mga temptations dito, may mga offers sa'yo, pero alam mo kasi na pang mabilisan lang yun eh. You are aiming for a long-term plans, long-term plans, long-term investments, mga long-term kasi yung kinecrave mo na ngayon. Earth signs, hindi na lang yung mga pangmabilisan. Tignan po natin The Chariot, we have The World. So may pag-alis yung iba sa inyo. Ayan, may pag-travel po na pinapakita sa iyo dito. Ayan, so kung may mga delays man kayo na naranasan, alam niyo na after naman ng delays na yan, ay merong good news na paparating para sa inyo. Na talaga naman pong para sa inyo talaga. We have the Hierophant, we have 4 of Wands. So this is success, this is celebration. Ayan po, this is reunion. Baka meron po dito ay magsi-celebrate or nagsi-celebrate ngayong araw na ito ng anniversary or happy anniversary po or happy mansary for some of you. Tignan natin. What is the Star? We have Ace of Wands. Ayan, so parang marami sa inyo is nandun talaga yung star potential ninyo. Nandun talaga yung power mo. Diba? Nandun yung love mo sa isang bagay. Pero kasi, parang ano lang kayo dito eh. Gusto nyo lay-low lang. Gusto nyo ano lang kayo. Tahimik lang kayong kumikilos. Earth signs, for some of you, ayaw nyo ng maraming nakikialam sa inyo. So parang kahit ito, may mga bagay kayo na ginagawa, gusto nyo tahimik lang. Ayan o. Kumikilos kayo ng naaayon sa pace ninyo at sa pace ni Universe. What is Knight of Swords in Reverse? Meron tayo ditong Queen of Swords. So, tama na ang pag-overthink. Ayan po. So, marunong nga kasi kayo ditong maghintay and malawak yung inyong kaisipan. Kaya po yung iba sa inyo,
yun, hindi kayo nag-overthink. Parang tapos na kayo sa phase na yan ng life ninyo. O kaya ngayong araw na to, pinapangako nyo sa sarili ninyo, earth signs, na hindi ka na mag-overthink sa mga bagay-bagay kasi alam mo na nakaka-block or nakakasira yon ng mga plans mo in life. So ayan, we have Queen of Swords. Tignan po natin, what is Three of Wands? Ano pong Three of Wands, spirit guide, pagdating po sa life ni earth signs ngayon? We have Enchantment. So, meron kayong marireceive talaga na happiness dito. Nandun din yung nagpaplano kayo, earth signs, and talagang happy kayo dun sa mga plans ninyo. Happy kayo sa kinakalabasan ng mga plans. Ano po itong Knight of Swords? Destiny. So, ayan po. Talaga naman, kung ano yung mangyayari dito sa life mo, that is your destiny. Pero diba sinasabi nga nila, tayo daw yung gumagawa ng destiny natin. Ayan. Or ano ba? Naisip nyo ba na nakatadhana na talaga yung mga mangyayari sa life natin? So ayan po, destiny. Okay, tignan natin. So pwedeng ito, kung meron kayo talagang aim na gustong puntahan, aim nyo talaga na makapunta sa isang lugar, sa isang bansa na to, at ginagawa nyo talaga ng paraan, makakapunta at makakapunta kayo doon. Meron naman dito, kahit wala kayong ginagawa, pwedeng may magyayaya na lang sa inyo, may opportunities na magnanak sa door ninyo, kasi nga para sa inyo talaga yung isang bagay na yan. Kaya minsan, diba, kapag meron tayong nilalaban, earth signs, yung tipong parang nakaka 3 times ka na, 5 times ka na doon sa isang bagay na yon, pero hindi siya nagwo-workout, try to relax, meditate, tignan mo, pakinggan mo yung sinasabi ng intuition mo. Kasi baka mamaya, lahat ng mga nangyayari na yun, tinutulak sa ibang direksyon, pero makulit ka, hindi ka nakikinig. Hindi mo tinitingnan yung mga signs, yung mga warnings sa'yo ni universe. Yan po. Kasi baka hindi talaga yun yung destiny mo. Kaya ayun, may mga bagay na hindi talaga natin pwedeng ipilit. What is Queen of Swords? We have water element, emotions. Ayan. So, hindi ba? Kinokontrol or nakokontrol mo na talaga ngayon. So, some of you are dealing with water signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Ayan po. Or pwedeng ngayong araw lang kasi na to is, ayan, balance eh, talaga yung emotion mo ngayon, earth signs. So, tignan po natin ano yung angel message para sa'yo. Angel message po natin, spirit guide for earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. So, may moon cycles tayo dito. Ito yun ang babas. So, yan na yung kuhanin natin. Light to kay Archangel Haniel. Notice how the moon affects your energy and manifestations and capitalize upon these cycles. So, tignan ninyo. Kapag po ba full moon, ano ba yung nararamdaman ninyo? Emotional ba kayo? Kapag new moon, dyan ba kayo magaling mag-manifest? So, tignan nyo po kasi you can connect doon po sa phase ng, sa phases ng mga moon. Ng moons pala, ng mga moon. Isa lang nga pala yung moon natin. Iba-iba lang ng phases. So, yun po. Oo, tignan nyo kung ano ba. Pag-gibos moon ba? Ano ba yung nafe-feel ninyo? Mas magaling ba kayo mag-manifest? Ano ba? So, yun po. Kilalanin ninyo yung inyong sarili, your manifestations, your gifts, earth signs. Tignan po natin. Okay, ito yung lucky numbers nyo. Ito po yung mapipick up ko. 22, number 7, we have number 16, number, ano pa? Spirit guide. 49, 40, nakailan na tayo, hindi ko na alam, no? Sige, bigay pa tayo sa number 20. Yan lang po, maraming salamat, and ingat po kayo always. Bye bye earth signs.